paano mo masasabing maayos na ang financial life mo? What? Bro, what are you talking about, man? Ito ba yung meron ka ng secured na trabaho? O kaya ay marami ka na rin savings na naitatabi sa banko? O di kaya naman ay wala kang responsibilidad? Kamusta na? Ako ulit si Sir JM Balabis, an IMG Wealth Missionary. Sa episode na ito, pag-usapan natin ang tinatawag na X-Curve, a very powerful financial concept that will really change your life. Narinig mo na ba ang financial freedom? Ano nga ba ang financial freedom? Most of the time when we talk about financial freedom, ito yung pagkakataon na wala ka ng responsibility. Money will be working for you and you are loy or living on interest. Interest pa lang ng pera mo, kaya ka ng buhayin. By this time, permanent ang income mo, you are now in this passive income state. Kung saan, kahit di ka nagtatrabaho, hindi kailangan gumising at magtrabaho at magpakahirap para sa pera, may magsusustain ang mga needs mo. During financial freedom, you have a retirement fund. Pagdating sa healthcare mo, ay okay, may pondo ka. At ganun din, wala ka ng utang. And then yung mga anak mo, supposedly, ay hindi na rin kailangan pag-aralin dahil sila ngayon ay nagtatrabaho na. For example, you have 6 million pesos na kung saan 10% lamang ang kinukuha mo na interest kada taon. Nabubuhay ka na kinukuha lamang ang interest nito na 600,000 per year. During this time, you are now living on interest. Napakasarap ng ganyang buhay. Kaso nga lang, most of us nandito pa lang sa financial limitation na kung saan ang laki pa rin ang responsibility. You're still working for money. 300,000 for example ang income mo kada taon. Anyway, that income is a temporary income. Pwedeng mawala yan anytime. Pero yung needs mo, permanent. Kailangan mo ng food, shelter, clothing, at napakaraming pang iba. Hindi naman pwedeng tanggalin yan kasi nga pangangailangan yan. Ang malaking problema, ang iyong trabaho at ang iyong kinikita ay hindi permanente. Temporary. Now, pwedeng meron ka pa mga housing loan, meron ka pang utang, napakabigat po ng yung pinadanas ngayon. Yan po yung tinatawag nating financial limitation. In this X-curve concepts, it involves two lines that must run to opposite directions during your lifetime. Sa madaling salita, ang isang linya dito magsisimula na mababa, ang dapat ay mapataas mo. We called it the law of building wealth o yung wealth line mo. From the bottom, you need to reach financial freedom at mapataas ang wealth line mo. On the other hand, isang linya naman ay napakataas. We called it the law of decreasing responsibility. Sa pagkakataong ito, ang taas ng responsibility mo, your goal ay mapababa po ang iyong responsibility. Sino ba naman ang ayaw, di ba? So, sa pagkakataon ito, makikita mo sa X-curve, a line going up and a line going down. You need to understand how to compute your responsibility. Your minimum responsibility should be your yearly income times 20. Bakit times 20? So that we can have a lot of retirement money. For example, ang ginawa natin, 300,000 per year. That's why 300,000 times 20, 6 million po ang kailangan nating pag-ipunan para masabi mo na pwede ka na talagang mag-retire at marating natin ang financial freedom. Always remember these words. In every peso we save is a peso reduction of your responsibility. Meaning to say, kada na ilalagay nating pera or piso sa ating ipon ay bumababa ang ating responsibility. For example, 6 million ang target mo at ngayong araw nakaipon ka ng piso. By tomorrow, 5,999,999 na lang ang ating kailangang pag-ipunan. Hanggang makaipon ka na ng 2 million, syempre bababa rin to 4 million ang iyong responsibility. Until you reach 4 million, okay na. Kahit paano, may savings ka na, bababa na to 2 million ang iyong responsibility. Up until we reach this what we call target na 6 million. And of course, no, we reach that what we call financial freedom. So in this stage, makikita nyo na dapat tumataas talaga ang ating wealth line at bumababa ng sabay naman ang ating responsibility. Napakasarap, no? Kaso nga lang, sa buhay natin, sa salitang life, there is an if. What if you live too long? Kung tumagal ang buhay mo, ang kailangan mo
investment ng long-term healthcare. Dito sa IMG, pinag-aaralan ng mutual fund, stock market. Meron din kaming premium deposit fund, long-term healthcare. You will learn more about these things kapag ikaw ay part na ng IMG. On the other side ng if, what if you die too soon? Mamatay tayo na maaga. Hindi pa natin nararating yung ating financial goals. Kailangan natin ang tinatawag na life insurance. Kung may mangyari man sa atin, hindi kawawa ang ating iniiwan. Kaya dito sa IMG, natuturan din namin ano ba yung mga murang insurance, ano ang tamang insurance para sa'yo. And in between building wealth, meron din another if. What if you get sick? Kailangan natin ng healthcare, kailangan ng pondo para sa ating pagkakasakit. Kaya anuman ang mangyari sa'yo, ready ka. Because life is full of uncertainties. Whether you die too soon, you get sick, and you live too long, handa tayo at mapapag-aralan mo yan dito sa IMG. So ano bang stages ka na? Stage 1 ka pa lang ba? Or maybe nasa stage 2 ka na ng building wealth mo? O pwedeng 3, or pwedeng narating mo na ang financial freedom. Anuman ang status mo ngayon, make sure pinapaganda natin ang ating X-curve. At kailan mo ba balak marating yung stage 4 of financial freedom? Yung ba'y bata ka o matanda ka? Ano man ang mangyari, gaya na sabi ko, kailangan itong paghandaan. Because a lot of people are asking me, Sir JM, why do we need to understand financial literacy? Okay naman ako eh. Maayos na ako at may pera na ako. Ang tawag dyan kadalasan is the point of false security. Na kung saan, akala mo may pera ka na dahil may 3 million pesos ka na. At ang responsibility mo, hindi mo alam may 3 million pa rin. Akala mo dahil may savings ka na 3 million, ay okay na. O marami-rami ka ng savings, hindi mo nakikita ang laki pa pala ng utang mo. May pag-aaralin ka pa at marami ka pang dapat bayaran at pag-ipunan in order to reach a great part of your X-curve, marating mo ang financial freedom. Ang ating dapat marating talaga, yung final stage, the point of full security. Na kung saan, dahil financially free ka na, hindi mo na kailangan magtrabaho para sa pera. At masasabi mo, 100%, wala nang responsibility. Iyan po ang ating goal sa buhay. Marating natin ang point of full security. At para mas maintindihan mo pa ang X-curve, pumunta ka sa IMG. Pag-aralan mo ito. Umattend ka ng aming webinars, trainings, or visit an IMG office to understand where can I apply? Paano ko maiaayos ang aking X-curve? Whether I die too soon, I live too long, or I get sick, handa po ako. That's the X-curve concept. Pataasin ang ating wealth line habang bumababa ang ating responsibility. Ang mahalaga naman, balang araw marating natin ang financial freedom. Pero sabi ko nga kanina, there are so many ifs in life. Ano man ang mangyari sa'yo, you die too soon, or you live too long, or you get sick, mapaghahandaan mo because you understand X-curve. At para maiayos mo ang iyong X-curve at mas maiayos pa ang buhay pinansyal mo, dito ka na sa IMG. Discover our great benefits that will help you have a great financial foundation. Just click this video at makikita mo ang mga amazing benefits ng isang IMG member. Hope this video can help you improve our financial life. Ako pong muli si Sir JM Balabis. Maraming salamat po sa inyo.